Okay, so good evening again, young people, and please on nyo yung video ninyo kung wala namang kayong tinatago, no? So, open your videos. Hello, Aisley. Happy belated birthday kay Joy, ha? Hamute ka ata. Sige, it's okay. So, we'll start our lesson. Yeah, but let's start in a word of prayer. Let's request Harold to lead us in prayer. Sige po. Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon sa lahat, kami po'y muli nagpupura, nagpapasalamat Lord sa araw na muli niyo binigay sa amin. Salamat din po sa oras at opportunity para makapag-fellowship kami at matakal po namin ang inyong salita, O Lord. Gabayan niyo po ang aming tagapagturo na si Brother Alexis, patuloy siyang bigyan ng katalinuhan, lalo na po ang wisdom para ma-deliver niyo po ang inyong salita ng maayos at aming itong isa puso at isip sa aming mga araw-araw na buhay, O Lord. Patuloy kami ingatan sa buong gabi sa aming pang mga gagawin at nawa kayo lang po ang aming may purit, may taas sa aming mga buhay. Ganyan din po ang hindi namin kasama ang mga kapatiran namin na ngayong oras nito nawa makadalo sila sa mga next fellowship at makasama namin sa mga susunod na linggo, Lord. Patuwarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at kami po ay patuloy nagpupuri at papasalamat sa mga blessings na patuloy niyo binibigay sa aming trapo sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Harold. So again, we will go to Revelation chapter 3, chapter 2. Revelation chapter 2. So we're studying the churches in the book of Revelation, and we started in the church at Ephesus. Okay, so pagka nagka problema sa voice or sa slide, sabihin niyo lang sa akin, ha? So very very quick, balikan lang natin, hindi ko babalikan lahat, but yung sa slide lang. So ito yung ating outline na sinusundan. Okay, so the city, the chosen title of Christ, the commendation, the condemnation, the calling or counsel, and the commitment, and also, of course, the conclusion. So, we're done discussing sa Ephesus, sang city. So, alam na natin yan. We will not deal with that. And also, we discuss about the chosen title of Christ, or Christ introduces himself as the sovereign ruler, the one who holds everything and upholds everything, maintaining everything. And then the commendation, how they are being diligent when it comes to doctrines, no? So they are knowledgeable, maraming alam. When it comes to doctrines, teachings, they can easily reject false teachings and even false apostles. And also, na-discuss natin yung kanilang yung condemnation o ano yung nakita sa kanila ng Panginoon na negative, no? So, negative thing na nakita ng Panginoon. And nabasa nga natin yan sa Revelation chapter 2 verse 4. Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. So they left their first love. Ang kanilang unang pag-ibig. Of course, as the Lord commands, thou shalt love the Lord thy God with all your heart, mind, soul, strength. Of course, who is our first love? It should be the Lord. At maraming mga factors na maaring naging dahilan para ang ating pag-ibig sa Panginoon ay lumamig, no? Kagaya dito sa Church ng Ephesus. So last time, pinag-aralan natin ang mga warning sa scripture pagdating sa pagmamahal natin sa Diyos, the things that can cause the fading of our love for God. At pinag-aralan natin yan last time. May apat na verses na binasa natin. Hindi na natin ulit yan babasahin. But let me just remind you, young people, that all of us, every believer, has the tendency
na ang ating pagmamahal o ang pag-ibig natin sa Diyos ay manlamig, no? So, may mga pagkakataong ganyan at baka kayo ay nasa ganyang pagkakataon ngayon, huwag nyo nga hayaan na mangyari o magtuloy-tuloy, no? Dahil meron mamayang warning ng Panginoon sa atin. But there are things, a lot of things, but we discussed last time that there are reasons. One is loving money, no? We love money more than God. Sometimes we just, it's easy to say that we don't love money more than God, but what is our priority? Is it to have it? To have more of it? And it puts our yung ating zeal, no, sa Panginoon na nalalayo tayo because of that, because of our work. And as I told you last Sunday, that sometimes pag tayo ay nagkakaroon na ng, halimbawa, mga trabaho, yung mga kayong mga young people, most of you, I think, ay may mga trabaho na. Some of you will have sooner. Magkakaroon kayo ng trabaho. Ano kaya ang magiging priority nyo once you have your job, once you have your own money? No? Nagkaroon na kayo ng sariling sahod. Kakaroon na kayo ng sarili nyong pera na pwedeng gastusin, no? Ano kayang uunahin nyo? Pwede na kayong pumunta sa mga lugar na pwede, gusto nyong puntahan. Diba? Nabibili nyo yung mga gamit na mga gusto nyong bilihin. Ano kaya ang uunahin natin? No? Pag sa gawain kaya ng Panginoon, worship kaya sa Panginoon, o ang mga bagay na pwedeng ma-gain pag, ng pera. No? And also, we discuss about yung money and even love of this world. Okay? Yung pagmamahal sa sanlibutan. Gaano nyo ba yung ating focus, ang ating attention, nasaan ba? Nasa mundo o nasa Panginoon? So, ano bang priority? Once you wake up in the morning, do you pray? Once you wake up in the morning, do you read the Bible? Do you find time in reading the Word of God, in praying, not just for your needs, but for the needs of others? How about the church? Okay. So, yan yung ating mga dapat tandaan, no? That this world, lalo na sa inyo, of course, kami, may mga temptations, but mostly, or maraming temptation na nag-a-attack ng inyong attention, especially kayong mga young people, no? Especially dito sa mundo. Napakaraming pwede nyong ino-offer ang kalaban, ino-offer ang mundong ito for you to have or to fade yung pagmamahal natin sa Panginoon. O magkaroon tayo ng panlalamig sa kanya, sa paglilingkod, ano? So sa ating mga mananampalataya, alam natin, no, at alam ng Lord na hindi ang, it's not just going to church ang pagiging isang Kristiyano, no? Tandaan niyo, mga young people, it's not just going to church, it's your daily walk, it's our daily walk with God. Ano ba yung araw-araw na ginagawa natin sa nasan man kayo, sa school, sa work, and even sa church? Kasi nga, marami nga, kahit nasa church na, kung ano-ano pa yung ginagawa, di ba? Kung ano-ano yung nasa isip, kung ano-ano yung mga bagay na pinagkakaabalahan, no? So, it's not about just going to church. It's about our daily walk. Sabi nga dyan, it's our daily conversation. Yung pag sinabing nakita kayo sa Bible ng conversation, ang ibig sabihin nun yung walk, unyo, walk natin, walk of life. How do you walk in this world? Sinong gusto natin maging kamukha, no? Gusto ba natin maging kamukha ang mundo o maging kamukha si Kristo? Because Christians, we are called Christians, tandaan natin, to be like Christ, not to be like the world or whoever you idolize. Kung sino mang mga ina-idolize ninyong mga kabataan, ano? It's not our calling. And I hope that you will someday, you will realize it as early as now, no? Hindi someday, no? As early as today, ay ma-realize yun yan, that we are Christians and we need to be like Christ, not to be like the world. Hindi maging kamukha ng sanlibutan. So be careful. Be very careful. Tayong lahat, hindi lang kayo, no? But
marami kasi talaga, lalo sa inyong mga kabataan, ang naghahatak palayo sa Panginoon. No? Maraming mga influences sa mga kaibigan, even social media, yung mga even yung yung idolatry, no? Sabi ko nga last time, idolatry is not just about having an idol na sinasamba kayo sa inyong mga bahay, lagyan niyo ng altar at lagyan niyo ng Santo Niño, hindi yan ang idol. It's not just that. Yung idolatry, are those things that that is in the middle of God and you. Yung attention niyo much more doon sa inyong mga ginagawa. Money can be your idol. Yung inyong career can be your idol, your job, your boss, even your cell phone can be an idol, your computer, your laptop, and a lot of things, no, na nagiging naglalayo sa inyo sa Panginoon, and even not making you a better Christian, but making you a worse Christian, and even your love nagfe-fade nga, no? So be careful, be very careful, mga young people, sa inyong mga ginagawa at sa inyong mga pinagkakaabalahan at kung saan nyo ginagamit yung inyong mga oras. So be very careful on that. So think on these things. No? So now, merong counsel ang Panginoon sa church ng Ephesus. Ang sabi niya sa chapter 2 verse 5, remember therefore from whence thou art fallen. The first one is to remember. Alalahanin ninyo, sabi, from whence thou art fallen, meaning going back to the place of departure from God is the first step. Hanapin nyo kung saan ba nagsimula, no, na ako ay nalayo sa Panginoon. And maybe, again, some of you maybe are here, but really, in your heart, you are far away from God. Dahil siguro, nakagawian nyo lang na magsimba o matin sa mga fellowship, but I want you to have the true relationship in Jesus Christ. Mga young people, it's not about going to church. It's what you have. It's what's your relationship. Meron ba kayong relationship sa Panginoong Jesus? No? Totoong relasyon sa Kanya. So you go back if you have, and then you are right now getting cold when it comes to service to God or your love for God. Hindi nga sa service, your love for God. Inyong zealousness sa Panginoon, you go back to the time na ano bang pinagmulan nito, no? Mahalaga 'yan na isipin niyo saan ba nagsimula. And you need to be aware of it. This meant remembering the love for Christ which was burned in your hearts. You remember your love for Christ na nagiinit sa Panginoon. Siguro sa ngayon, kayong mga kabataan, parang ano ba 'yun? O hindi niyo nauunawaan, but I hope some of or most of you are getting it. Hindi naman na yung iba sobrang bata, no? But remembering the love for Christ which was burned in your hearts. Yung mga pag-iinit ninyo sa Panginoon, ano? Kung ano ang ginagawa ninyo and paano kayo naglilingkod sa Panginoon ng may pag-iinit o pag-aalab. Because maybe some of you are just, ito na yung kinalakihan natin, no? Sabi ko nga sa inyo, almost all of us, pare-pares tayong lumaki sa church. Okay? Maybe we don't know how should we really serve God. But sabi ng Panginoon dito, we need to serve Him and we need to prioritize Him. He is our priority. So yan na lang ang para sa inyo, mga young people, na, that Jesus Christ should be our priority in everything. I think it was mentioned rin kanina sa afternoon service, no? Regarding that. I've heard a few things, no, na binanggit sa inyo kanina. So this meant remembering the love for Christ which once burned in your hearts. So often, spiritual defection comes from forgetting what was once known. Kung ano yung mga nauna na nating nalaman, okay? Kung ano yung una nating mga ginagawa para sa Panginoon. So be careful na alam nyo dapat yung inyong kalalagayan sa mga oras na ito. If you are on this situation, don't let it continue. So remember from where you have fallen.
And number two, the next calling is to repent. Okay? Remember, therefore, from whence you are fallen and repent. And the Greek word is metanoson, meaning to change the mind. Ito naman ang panawagan every time we sin. Kahit anong kasalanan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi. Okay? Yung change of mind. Ibig sabihin, 180 degrees. Yung nagsisimula ang repentance once our mind has been renewed, na nahimasmasan tayo at na, yung napag-isip tayo, no? So we need to repent of that, pagsisihan ang ating mga kasalanan. At kasi sabi ko sa inyo, ang pagpanlalamig sa Panginoon ay isang kasalanan, no? At hindi niya gusto yan. The Lord Jesus Christ don't want us to serve Him with a cold heart or yung alam niyo yun, yung petics lang o wala lang, para lang masabi, no? He doesn't want that. If He is not your all, if He is not our all, kung hindi siya ang ating priority, eh, mas mabuti pang wag na lang, no? So, kaya pinapanawagan niya dito sa Ephesus, yes, you are knowledgeable, you have lots of knowledge, napakarami niyong alam. Yes, you are serving, but then, you don't prioritize me. So we are sabi nga, busy doing the kingdom but forgetting the king. So the Ephesians were to have different attitude toward Christ and reclaim their former love for him. And I hope, no, young people, that all of you and all of us have a love for Christ. I hope you understand what I'm saying, and I hope that you understand what's God's Jesus Christ calling to this church. I hope that you really love Him. I hope that we really love Christ. And hindi lang love na sabi nga, it should be love more than our parents, no? Our siblings. Ganun ang pagmamahal na re-require ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Hindi ibig sabihin, na parang katumbas na ng hate. Yun ang ibig sabihin noon, no? Kasi meron doon, baka mabasa nyo, yung if any man hates, don't hate his parents, his brothers or sisters, pag hindi mo hinate, ang ibig lang nun sabihin, pag kinumpara mo yung pagmamahal mo sa iyong magulang at mga kapatid, as if, when you compare it to the love that you have for Christ, as if it's hate. No? Parang ganun. So, ibig sabihin, napakalayo ng dapat na pagmamahal natin sa Panginoon. And how is that love? Or do you have love? Do you have that love? Because if you don't have that love for Christ, maybe you have a problem. Spiritually, you are getting cold. Ikaw ay talagang nanlalamig na, nalalayo na sa Panginoon, or you don't have a real relationship with Jesus Christ. That is the saddest thing or saddest part of that. Na akala mo pala naglilingkod ka sa Panginoon, but then later on hindi pala, no? Napakahirap niyan, at yan ang pinaka malungkot na pangyayari. At ayaw nating mangyari 'yun sa atin, no? So we need to remember and then to repent, and then the next one is do the works you did at first. Ano nga ba yung mga unang ginagawa natin pag sa Panginoon? Alam nyo, maraming mga paalala ito sa akin, no? Kung ano ba yung mga dating ginagawa ko sa Panginoon na I am very zealous, no? I am on fire, not because of the ministry, but because I'm on fire because I love Christ. So, i-remind nyo yung inyong sarili, ba't nyo ba ginagawa yung ginagawa nyo sa church or sa paglilingkod sa Diyos? For example, why are you attending this Bible study? Is it because of any reasons? Ayoko na magsabi ng mga reasons. Anong reason ninyo? Do you do this for other reasons or because you love Christ? Because everything, sabi sa 1 Corinthians, di ba? Chapter 13, without charity, especially without the love for Christ, pag wala kang ginagawa mo
mga bagay ng walang pagmamahal sa Panginoon, it will be nothing. It will be useless. Whatever you do, kahit nga ibigay mo pa yung sarili mo, magpasunog ka sa apoy. If there's no love, it's all nothing. So, ganun din, pag walang pagmamahal kay Kristo yung ating ginagawa, it means nothing. So, ipagka nandito kayo umattend just because of other reasons, it means nothing. So, meaning to say, what you're doing right now is useless. What you attended right now, umattend ka ngayon, pero useless. Sayang sa'yo yan, no? But I hope that we are being reminded that we are here because we love Christ and we want to know Him more and more and more and more and more. Because the more we know Him, the more we will love Him. The more namamahalin natin ang Panginoon at mananampalataya tayo sa Kanya, lalo sa mga ganitong pagkakataon. No? The Ephesian believers were faithful workers, but they were not merely bond slaves of Jesus Christ. They had given their hearts to the Savior in a love relationship. So, ayun yung correction sa kanilang problem. First is to remember, to think. And the Lord Jesus Christ is reminding them and to repent, pagsisihan, baguhin ang gawi, yung ginagawa, and do the first works. So, minsan, ay may mga ibang nagsabi dyan, yung first works is regarding to evangelism or sharing the gospel. Okay? So, isa yan or part of it, but it's the entirety of it is the love that we have in Christ. Okay? So, now, let's continue. The seriousness of this command is evident in the last part of verse 5. Sabi sa verse 5, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place except thou repent. So it's very serious. Ibig sabihin, ang panlalamig sa Panginoon ay isang seryosong problema ng isang mananampalataya. If they will not obey Christ, if you will not obey Christ, if I will not obey Christ, in these things, we expect sudden judgment and removal of their lampstand. The meaning seems to be that He would remove the church as a testimony for Christ as we have seen ultimately happen. So, nangyari ito sa church na ito, but hindi naman bigla-bigla. The church of Ephesus retained its vigor for several centuries. Tumagal, nag-heed sila sa call, and was not only the seat of Eastern Bishop, but also the meeting place of the church in the Third General Council, which took place in 431 AD. Medyo tumagal. Ibig sabihin, itong church na ito ay nakinig sa letter ng Panginoong Jesus through Apostle John. Ephesus declined, but later on, as the city declined, however, after the 5th century, the Turks, kasi itong kaya nga itong Asia Minor ay tinawag ng Turkey kasi they were attacked by the Muslims. Yung mga Muslim, yan ay mga tinawag nilang Turkey, no, itong place na ito. So, they declined and after 5th century, the Turks deported its remaining inhabitants in the 14th century. The city, now, uninhabited. Wala nang nakatira, no, sa city na ito. Wala na ring church sa city na ito. The most important ruins in that area located 7 miles of the sea due to accumulation of silt which has stopped up the harbor of this one important seaport. Seaport ito eh. No? Kaya mayaman din itong city na ito. Pero ngayon, wala na. So wala na siyang function. Wala na rin yung church. Maaring nakinig sila sa mga... Medyo matagal din naman, di ba? Yung inabot nila. Pero after that, wala na. So they have been removed, yung lampstand nila. Parang ganito lang. Let's say, for example, yung church sa Makati. Oh. Kunyari, ang mga mananampalataya ay nanlamig, naiwan. Yes, in Makati, yung knowledge when it comes to Jesus Christ, yes, they can identify who the true preachers are in teachings and everything. And then, dumating sa time na naging ano na lang, naging parang mechanical, no? Mechanical na lang yung ginagawa. Yung pagsisimba, mechanical na lang. Yung pagre-reject sa false teacher, mechanical na lang, no? It's just part of being you. Part na yan eh, ng church.
So, ganun na. Yun na lang. Sistema na lang ba? Ang nagpapatakbo ay sistema. Programs. Sinasabi pa tayo dyan, yung mga programs. Halimbawa, every month may program. May Bible month, may Bible Emphasis month, may Missions month, kung ano pang month, may Prayer month. Parang yun na lang. Okay? So, we are used to it. We do it. But then, anong nangyari? Nang lamig, then ang sabi ng Panginoon, if you will continue with that, I will remove your lampstand. Ibig sabihin, yung church na yon, yung church in Makati might be gone. Mawala na. That's the Lord Jesus Christ warning. Kaya very dangerous ito. No? Yung panlalamig sa Panginoon. Not just as a church, but as individual Christians. No? Kaya dapat wag nating pamabayaan. Ngayon, maaaring tinatawag tayo ng Panginoon when it comes to our service. Is it siya ba ang una natin? Is it we are serving God because we love Him? Or we're just used to it? So let's be very careful. Okay. So now, meron another commendation sa kanila. No? Hindi natin diniscuss to last time. Meron commendation sa kanila for hating their enemies. Sabi dito sa chapter 2, verse 6, but this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. May na-mention dito ng mga Nicolaitans. Okay. Coupled with the exhortation to repent is the final word of approbation. Meron pa rin sila ulit magandang ginagawa, no? O ginawa. In which this church is commended for hating the deeds of the Nicolaitans. Now, ano ba yung mga view concerning the Nicolaitans? Bigyan ko lang kayo ng mga pananaw regarding dito. Ito daw ay ang sect, and some have interpreted their names as meaning conquer the people. Okay? From the Greek, nikao, meaning to conquer, and laos, meaning, mali spelling ko ng meaning, nawala yung N, meaning the people. Okay? So, lagyan ko lang yan para ayos na agad. Okay? Sige, meaning the people. Ibig sabihin, parang this view considers the Nicolaitans as the forerunners of the clerical hierarchy superimposed upon the laity, robbing them of spiritual freedom. Meaning to say, meron ditong mga nagtataas-taasan, no? Kumbaga, ako ang pinaka-ano dito, no? And they impose things that are not really biblical sa church na ito, no? So, gusto nilang gawin pero na-reject ng Ephesus. So yan yung isa sa view ng Nicolaitans. And others have considered them as licentious sect advocating complete freedom in Christian conduct including participation in hidden feast and free love. Kung sa history, alam nyo, talagang napakaraming ginagawang mali, no, sa community around the church at Asia Minor, no. May tinatawag silang mga hidden feast and free love, mga sexual immoral things. No? So yan ay parang grupo na mga yan na tinatawag na Nicolaitans. And a third view connects with this group with Nicholas, a proselyte of Antioch in Acts 6:5, one of the seven original deacons. I know you know the seven deacons sa Book of Acts. No? So kasama dyan si Nicholas. Okay? Si Nicholas, sabi nila, ito daw yung leader ng mga Nicolaitans na ito. Pero ang sabi ng Panginoon dito, which I also hate. Later on daw, sa buhay ni Nicholas, nag-iba nung kanyang mga pananaw, no? Naging apostate. And he led this kind of teachings, no? Na hindi gusto ng Panginoon. So yan yung mga views concerning the Nicolaitans. Sabi niya ng Panginoon, which he hates. Ayaw niya ng mga ginagawa ng Nicolaitans. Now, whatever the identity and practices of Nicolaitans, the fact that Christ said he also hates their works speaks very strongly about the terrible nature of what they believe and or did. Christ's hatred is that of a holy God against whatever counterfeits and distorts the purity of biblical truth. It is not wrong for Christians to hate the enemy of God. Okay? So, hindi mali na i-hate natin ang enemy ng Panginoon. No? Psalm 139 verse
21 to 22, especially those who teach devilish doctrines, no? Sa mga dinuturo nila na mali. So it's okay to hate it and to abhor it, to reject it. Okay? So yan yung mga views regarding sa mga Nicolaitans. Okay? So now, merong promise ang Panginoon, the commitment or the invitation. Sabi ng Panginoon dito sa chapter 2, verse 7, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith. To him that overcometh will I give to eat the tree of life, which is in the midst of the paradise of God." So Christ's letter to the Ephesians closes with an invitation and a promise to those who conquer. So to those who conquer, it is important note that this promise and those that follow to the other six churches as are not for a special group of Christians called conquerors. Yung promise na ito ay hindi lang doon sa mga tinatawag na special group na conquerors. Instead, this is a description of what should be the normal Christian life for every true follower of Christ. Tingnan niyo yung 1 John chapter 5, verse 5, and I will just be reading it for you. 1 John chapter 5, verse 5. "Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? This is he that came by the water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. It is the Spirit that heareth witness, because the Spirit is truth." So the overcomers are those who believe in the Lord Jesus Christ. Remember that if you believe on the Lord Jesus Christ, you will be, or you are an overcomer. So every Christian can overcome. Kaya huwag niyong sasabihin na, kunyari, "Kuya, hindi ko kayang ma-overcome." If you are battling with sin in your life, and you're telling that you cannot overcome, it's false. Because if we are in Christ, we are more than conquerors through Him that love us. We are overcomers, we are conquerors. Okay. So yan ay malinaw. So ito yung invitation, we repent, and also the commitment is once we repent and we go back to Christ, to the Lord Jesus Christ, may pangako ang Panginoon sa atin, ano? And in other words, those in the Ephesian church who had overcome the unbelief and sin of the world are promised the right to the tree of life that is in the paradise of God. This tree first mentioned in the Garden of Eden in Genesis chapter 3, verse 22. Diba? So naalala nyo yung mention sa Genesis chapter 3, verse 22. This tree is later found in the midst of the street of the New Jerusalem, where it bears its fruit for the abundant help and life of nations. Tingnan niyo yung Revelation chapter 22, verse 2. Ito yung description. "In the midst of the street of it, and on the either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits." Kita niyo? So hindi lang siya isang bunga. Makakita na ba kayo ng puno na 12 ang bunga? Iba-iba. Hindi yung puro mangga. Okay? Nakakita na ba kayo ng puno na merong siyang mangga, may santol, may apple, may orange, may sibuyas, kamatis, bawang, at luya. At saka meron pa. Prutas ba yun? Ay, ano pala yun? Bahay kubo. Parang gulay yun. Ano? So ito, tingnan nyo yung description. "This hangs faithful and true the Lord." Ano sa binabasa ko? "In the midst, that's where the tree of life, which bear 12 manner of fruits, and yielded their fruit every month." Ang mga puno, hindi yan every month namumunga. Ha? Alam niyo yun, di ba? Once, may season yan. No? Sa isang taon, may season sila namumunga. Ito, every month. "That's 12 manner of fruits. And yielded their fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations." So nakita niyo yung description. So it is especially appropriate that those who hate the world's evil deeds and idolatrous worship are given the reward of abiding in the abundant life that is in Christ in the eternity to come. So when the Lord Jesus Christ comes to get His people, the believers, ito yung point na pinag-aaralan natin ang Revelation, ano, para malaman kung ano ba yung future natin.
and we have the best future in the Lord Jesus Christ, we will be eating that fruit. So if you have Christ in you, so there's a promise in eternity. Iba-iba yung mga pangako. If we leave itong idolatrous nation na ito, 'di ba? Itong mundong ito ay, kung tatanungin ko kayo siguro isa-isa, itong bang mundong ito ay napinapabuti kayo ng pinapabuti sa inyong spiritual na buhay? Yes or no? Yung mga kaibigan nyo sa school, are they making you better Christians? No. Yung mga, even minsan yung kasama nyo sa bahay, di ba? So, lalo pagka hindi mananampalataya, no? Nahihirapan kayo, di ba? So, eh ngayon, nabanggit kanina yung ano, no, yung LGBT movement sa preaching. Ngayon, medyo okay pa sa Philippines kasi wala pa tayong abortion, wala pa tayong same-sex marriage. Pero meron na yatang divorce at annulment. Kaya lang, later on, darating tayo dyan, no? Tayo kaya, anong gagawin natin bilang mananampalataya pag dumating tayo sa ganyang punto? Sa US, ganyan na. No? Yung abortion is normal na lang sa kanila. Ang hindi normal na ayaw nilang, na nilalabanan nila is yung late-term abortion. Ibig sabihin, halimbawa, 9 months na, ipapanganak na yung baby. Okay? Pwede pa yung tanungin yung mommy. Okay? Mommy, o kunyari, Alexa, hindi na lang Alexis. Alexa, gusto mo ba yung baby na to o ayaw mo? Ay, parang ayoko. No? Ayoko na yung baby. 9 months na, ipapanganak na. Papatayin yun kung ayaw mo. So you have the choice to do that. So yung mga abortion na mga sobrang baby-baby pa, fetus, normal na sa kanila yon. Pero meron na rin silang late-term abortion. Na yun ang parang gusto nilang mawala ngayon ng mga Christians. But bakit dapat sana mawala ning lahat ng abortion? No? So tingnan nyo, ang mundong ito ay hindi bumubuti ng bumubuti. Okay. So we need to stand, we need to know, and our love for Christ should be burning. No? Dapat nag-aalab. Kasi pag hindi tayo nag-aalab sa Panginoon, madali tayong madala. So the gracious nature of the promise is designed to restore and rekindle the love of Christ known in the early days of the church. Napaka mapagbiyaya ng Panginoon, mga young people, na every time tayo ay nalalayo sa Kanya, lumalamig yung ating pagmamahal, nalalamig tayo, meron siyang panawagan at lagi niya tayong kinakausap. Now, ito yung conclusion and natapos natin yung Church of Ephesus. Ang sabi ng Panginoon, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." Now, para kanino itong message na ito? Is it just for them? So kung meron kayong mga tenga, it means, this is for us. This is for you. This is for me. So the message is this. This includes all of us. So ngayon, tanungin ko kayo mga young people. Especially yung medyo lumatag-tumagal na. How is your love for Christ? How is your love? Is it burning? Or it's just okay? Or it's getting to apoy ay unti-unti nang nawawala. Nagbabaga pa ba yan, no? Now, isa sa maaring maging dahilan ng paglayo rin natin panlalamig sa Panginoon is just when we go far away from the church, okay? Pag tayo ay lumayo sa mga sa kalooban niya sa pagdalo sa pagsisimba, no? And isa sa magiging dahilan niyan, yung paglayo natin sa mga kapatiran, parang ang sabi nga, para tayong isang, 'di ba, alam niyo na ito yung illustration na to, para tayong mga uling. Okay, alam niyo yung uling, 'di ba? Siguro i-ano ko na, stop share. Tapos naman na yung PowerPoint ko para makita ko na kayong lahat. Yan. Okay. So, para tayong mga uling, na pagka tayo ay
nawala. Di ba nakita niyo yung uling na nagbabaga? Familiar kayo sa uling, ha? Kung ginagawa niyo pa ba yun, no? So, yung uling na may baga, pag inalis mo yung isang, for example, ito ay uling, no? Inalis mo yung uling. Naomi, you're familiar with uling, ha? And LJ, whoever. So, okay, so uling, when you remove the uling, doon sa group ng uling, sa maraming uling, inalis mo to, nagbabaga siya, pero pag nilayo mo yan, mga ilang, siguro depende sa laki niya, no? Siguro maybe after 1 hour, 2 hours, or I don't know, hindi ko pa nasubukan, mawawala na yung baga niya, no? Kasi nag-iisa na siya. Pero pag, kunyari, pawala na yung baga niya, isama mo ulit siya doon sa nagbabaga na mga uling, ilalakas ulit yun. No? The more na tayo ay magkakasama bilang mananampalataya, nagpapalakasan tayo, hindi tayo lumalayo sa isa't isa. Kaya nga, young people, you develop friendship in the church, not outside the church. Kaya yan din yung sinabi sa amin noon ni Daddy, no, ni Tito Phil ninyo, you develop friendship sa church. Don't go out na nasa labas kayo ng simbahan na magkakasama kayo, parang hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkakamustahan, no? So you do it by all means. You do it by all means. You develop friendship in the church. Kasi birds of the same feather are the same birds. Okay? Sabi ni Kuya George yan, no? Birds of the same feather are the same birds. The birds of the same feather should flock together. Pagka pare-parehas kayo, dapat yun yung nagsasama-sama, di ba? Hindi yung kayo yung mga magkakamuka, no? Kasi Christians, hindi naman kayo magkakamuka sa itsura, but we are like Christ. We want to be like Christ. So be with the people who want to be like Christ. Alam nyo, mga young people, ang dami na nagsasabing ngayon na religion, even mga Baptists, they said they are Christians. At huwag kayong basta-basta maniniwala. At huwag nyong ikukumpara. I heard this from Paul Washer. Don't compare yourself to another Christian. Halimbawa, ikukumpara mo yung sarili mo. Ay, mas Kristiyano pa nga ako kaysa kay John eh. Mas mukha pa akong Kristiyano kaysa kay John, no? O kaysa kay Josiah. O, tingnan mo nga si Josiah o ganito. Tingnan mo nga si John. O, tingnan mo nga si Harold. Mas mukha pa nga akong Kristiyano sa mga yan. Tingnan mo yung mga pinagagagawa, no? Sabi ni Paul Washer, don't compare you being a Christian to other Christians. You compare yourself to Christ. Ikukumpara mo, kasi ang basehan natin si Jesus Christ, hindi yung mga tao. No? Kaya pag kayo, kasi baka sabihin nyo, lahat na Kristiyano, ang dami nyong maging kaklase, ay Kristiyano daw kuya yung kaklase ko, bakit parang ano, nagda-drugs o pasaway sa magulang, swail sa magulang, no? Nagyoyosi. O pwede pala yun. Pwede pala yun, no? Kuya, pwede naman pala yun eh. O, pwede sa kanila dahil ganun sila tinuruan, pero kay Jesus Christ, if you seek the word of God, hindi pwede yun. We cannot do the things that we want to do. Hindi natin pa pwedeng gawin yung gusto nating gawin. We are bound to do the things that what Jesus Christ wants us to do. Okay. So yun ang freedom natin, freedom in Christ. But everybody wants to have freedom. No? Ano daw ba ang definition ng freedom? Freedom is something that you can do whatever you want to do. No? But for us, ang freedom, kuya, wala ka po. Kuya, wala po kuya. Wala pa na po kami naririnig. Thank you.
Ano? Good birthday po. Thank you. Wala pa din po kuya. Hello. Sir, meron na po. Okay na. Ay, wait. Nawala ulit. Nawala ulit. Hello, hello, hello. Alan. Ayan, okay na. Dito yata. Isang oras na wala boses ko? Hindi po. Ngayon, hello. Ano lang. Alam ko. Nagpaparang closing remarks pa ata kayo. Alam ko pinagsasalita niyo ako. Yung temptation. Eh. Saan? Saan? Temptation? Ayan. So nakalimutan ko na tuloy yung sinasabi ko, no? Napaka tuso talaga ng Diablo. So ngayon, simula natin ulit. Ha? Simula tayo sa Ephesus. Sa city, okay? Hindi. So yung people, ay ang sinasabi ko kanina ay I hope that you will, you know, develop your friendship and to be with those people and don't compare yourselves to other Christians. Compare yourselves to the scripture, no? To the scripture, to the word of God, to the calling of Christ to you. Okay, huwag kayong magbabase kasi ang daming lahat na nagsasabi na sila ay Kristiyano. Sila ay Baptist, sila ay evangelical, everyone, no? Everyone claims to be Christians, but are they living with this book? Okay. Kaya wag yun yung maging basehan nyo, no? Ng inyong spiritual life. You ask questions, you learn and study the Word of God and dig deeper. Okay? So with that, tapos natin yung Ephesus, pupunta tayo at yung mga homework ninyo, pakisubmit sa parkcolony@yahoo.com. Okay? Yung aking email ay parkcolony@yahoo.com. Pakisubmit yan before, pakisubmit siya sa Thursday. Okay? Thursday. I will wait for your work on Thursday. Pakisubmit. At alam nyo naman yung outline na, ha? Sige nga. Pakisabing outline, sino magre-recite kung ano yung outline? O si sino yun? Which is salita? Ah, si Hana, sige. City or church. Mm-hmm. Chosen title. Okay. Commendation, condemnation. Yes. Counsel or calling. Mm-hmm. And then commitment and conclusion. Yes. Yes, okay. So yun yung susundan ninyo, ha. So I'll be waiting for that until Thursday. And then magtatawag ako ng magsasabi ng kanilang homework sa susunod na Sunday. Okay? So yan dapat ay naka-outline. So now,
Let's have a picture taking para mag-close na tayo muna sa prayer. Sige, magtatanong lang ako ng tatlong young people dito, then I'll be praying for you. What is your prayer request? Say, unahin ko na si Naomi, si Harold, and si Krisha. So, yung senyo nasa left ko eh. Ano yung mga prayer request? Hindi, huwag na si Chris, mag-uusap-usap mo kami mamaya. So, yung ano na lang, si Naomi, si Harold, saka si Rachel. Okay. Ha? Okay, Naomi, Harold, and Rachel. So again, belated happy birthday kay Hannah, ay kay Himaika, tsaka kay Daniel Nolasco, at kay Joy. Okay? Sana nandyan si Joy. Nandyan si Joy? Okay. So, kantahan natin. Ay, wala. O, kantahan natin. Ready? Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ganyan talaga. Happy birthday to you. Okay. Natatawa kayo kasi delay ano, para tayong nagkalolokohan. Okay. Birthday, Harold. Ah, sige. Okay, sige. Yung mga birthday, ano na lang, celebrants ang unahin natin. Ah. Sorry. Unahin ko na si Maika, si Daniel, at saka si Joy. Wala si Joy. Si Harold na lang po. Na lang natin. Omsky. Kayo lang ba sa September? Kayong tatlo? Meron pa? Baka may September sa celebration. Josiah! Ayan, tama. Si Josiah. Oo, si Josiah. Oo nga, but yung recent kasi, sorry, no? Si Josiah, no? So, tatlo kayo. Si Maika, si Daniel, at si Josiah. Anong prayer request? Unahin ko si Daniel. Daniel, sige. Then I will be praying for you. Hello po, kuya. Yes. Prayer request lang po is yung sa pag-study po and malapit na rin po mag-finals kami this coming second week of October po ata na for the first sem po. Ay, finals for midterms po. Midterms. Okay. Second week ng October. And then, internet connection po kasi medyo napuputol. Especially pag while taking the test. Okay. Yan po. Sige. Okay, so yun ang prayer request ni Daniel. Josiah! Studies lang rin po. Plan na po kami sa October 5. Ah, okay. October 5. Sige. Maika! Kuya, ako po yung review po. Okay. Yung reading setup din po. Kasi kailan po, ang board? By next year po, by God's grace. Kung kalabot mo kapag-exam. Sige. Okay. So, yun lang? Kuya, kasi yung setup po nung review, meron po kasing mga gusto kong classmate na face-to-face. Eh, medyo risky po kasi marami pong case dun sa Manila, malapit sa school. So, pakipag-pray po kasi mahirap din po yung travel kung mag-face-to-face po. Sige. Okay. So, yung mga prayer request niyo. So, we will be praying for them. Oh, bigyan ko kayo ng narinig niyo naman yung prayer request. I will give you 2 minutes to pray for them and then I will close in a word of prayer. Okay? Oh, sige. So, let's 2 minutes for all of you to pray for them and also pray for panalanginan kayo sa design, then I will close in prayer. Okay? So let's bow our heads and close our eyes.
Ayang people, let's close in prayer. Lord God, Heavenly Father, we thank you again for this time that you have given to us through online, Panginoon. Salamat dahil ginagamit niyo po ito para sa inyong kalawalhatian. I pray, Lord, that you would help us. And as we study the church at Ephesus who have left their first love, if we are may been reminded of that, O God, kami po nawa ay unahin namin kayo, lagay namin kayo sa priority, unang priority ng amin pong mga buhay, Panginoon. Not our, not schools, not our work, but you, O God. So thank you for the reminder and help us, Lord, to realize it, to remember the things that we are doing, to repent of our sins, and to do the first works that we are doing, especially, Lord, you and knowing you and talking to you and having fellowship with you, O God. And Father, at this moment, I thank you for another year that you have given to Josiah, to Daniel, to Micah. And maybe if there are some of them, young people who have celebrated and have given another year for them, bless them. And I pray, Lord, that you would help Josiah and Daniel in, regarding their studies. Continue, Lord, to give them wisdom and the examinations, Lord, ni Daniel. Bigyan niyo rin po siya, Panginoon, ng katalinuhan at sa kanyang pagre-review, even sa internet connection po nila, ay maging maayos din para hindi rin po siya mahirapan sa pag-aaral. Ganon din si Josiah, Panginoon, na mag-start na ng pag-aaral this October. So be with him as well and tulungan niyo po sila sa kanila pong mga palibagong mga subject, Panginoon, na matututunan and even Lord, maibigay po ang best para sa inyo. And ganun din po si Micah, Panginoon, I pray that you would help her sa kanya pong pagre-review, preparation for her board exam, give her wisdom, at ang kung paano po gagawin ang examination na ito, give her safety as well, ano pa pong mga gagawin dahil po sa cases ng COVID, even Lord, preserve them and preserve her, O God, and makapasa po siya, Panginoon, sa exam na ito at maluwalhati ang iyong pangalan. Even these young men and women, that you would use them mightily in the ministry at lumago sila, Panginoon, sa pananampalataya. At as they grow in age, may they grow more in knowing you and serving you and loving you. And ganun din po kami, Panginoon. At tunay nga na magamit mo kami to the fullest sa amin pong mga paglilingkod sa inyo. At salamat po. Be with us, be with our families and loved ones. Salamat po sa araw na ito at sa tagumpay na binigay mo sa amin. Thank you for loving us and we love you, Father. And we entrust to you everything. In Christ's name we pray. Amen. Okay. So again, salamat sa time na binigay nyo. Let's have a picture taking. Okay. Tayo ay mag-pictorial muna. Ready? 1, 2, 3. Smile. Okay, wait lang. Tapos isa pa. Dali ha. Tignan ko lang muna. Okay, mga ano na kayo. Gwapo't magaganda na kay Bidon sa una. Okay na yun. O sige. O magkamustahan kayo kahit mga ilang minuto lang. Nagkikita-kita pa ba? Hey, lahat na ba kayo nakakapag-church? Hello. Lahat na ba kayo? Di pa po. Morning lang po. Di pa. Kailan yung Lord's Supper ninyo? Same pa rin po. Yung Lord's Supper? October po. October. So by schedule ata, no? Kasi si Pastor Arnel sumama sa amin sa missions conference namin eh. Nag-culmination kami kagabi. Kagabi? 2 days ago, no? Nung Friday. So, nag-attend siya sa amin. Kaya sinabi niya yung Lord's Supper na parang schedule kayo, no? And yung missions conference niyo rin yata ay ngayon. October ba? Alam mo, October ba? November po. Ah, November pa. Ano kayo ngayong October? Bible month? Tapos, ito pong September supposed day yung Bible month. Tapos na? Tama. Natuloy ba yung Bible month nyo? Ah, kasi... Wala po eh. Ah, kami magtutuloy. Kami may Bible month kami.
So, nang hingi ng advice si Brother Jordan kila Ate Jing. Tsaka kay Ate Jing. So, I'm not... Si Chucks daw yata yung assigned. Tama ba? Sa Bible man. Hindi ko YP. Ano... Ha? YP. Ah, YP. Ah, okay. So, YP. Oo. O, sige. Okay na? Okay na yon. Nagkamustahan na kayo yan? O, in 10. 10 tayo ha. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Salamat sa time nyo. 3. Thank you po. 2. 1.